Hello mga kacharot! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala ang inyong kacharot, just Louie B. And for today's video, bago tayo tumungo sa ating topic for today, gusto kong batiin ang aking nanay ng Happy Birthday! Nanay ko ngayon, siya po is 62 years old na. Ang wish ko sa nanay ko is palakasin pa siya ng Panginoon, walang sakit, maging malusog, at syempre mahabang buhay. Alam niyo po ba na ang nanay ko, simula nung nag-abroad po ako, siya po ang nag-alaga na ng aking mga anak. At syempre bilang isang nanay o bilang lola, wala po akong masabi sa kanya, kundi siya po'y napakabait. Although, makukulit lang po talaga yung mga bata. Siyempre, mga apo niya, normal lang na makukulit. Pero, never niya ini-stress ang kanyang sarili dahil siyempre, siya na rin na nagsabi na huwag natin i-stressin ang ating mga sarili. So, tama naman po. At yan po yung lubos na ipinagpapasalamat ko dahil ang nanay ko'y napakabait. Napakalaki po namin na kanyang mga anak dahil nandiyan siya para sa kanyang mga apo. Nay, saludo po ako sa iyo, Nay. Long live, Nay. Long live. Ayan, baka magkaiyakan pa tayo. At syempre, tumungo naman tayo sa ating second topic. Ito po yung mga nagpapa-shoutout. Sila po yung mga nag-comment sa aking videos. Dalawang videos ko po na nakita ko yung mga new comments na nagpapa-shoutout. At syempre, gaya ng sinabi ko, hindi ko naman kabisado isa-isa. So, babasahin ko na lang yung mga channels na nagpa-shoutout. So, let's start! So, sina-shoutout ko ang Madla Family. Hello, kuidas! Kamusta? Shoutout ko na po kayo. Ang Teach Janel Vlog. Hello, Teach Janel Vlog. Shoutout! Bagani Channel. Ayan, hello po. Shoutout po. Good Works Motovlog. Ayan. Good Works Motovlog. Hala, hala, hala. Exlos Cha. Ayan. Shoutout po. Exlos Cha. Salamat po. Night One. Ayan. Night One. Hello, shoutout. At meron pong isang channel na hindi ko siya masyadong mabasa. Pero, okay, I will try. Ito po si Sis Sira Garay Official. Ayan. So, lucky ako. Kasi nabasa ko siya. Kasi nabasa ko yung channel niya. Hello. Shout out. Shout out. Stay safe po tayo and stay home. Maraming maraming po salamat sa mga comment nyo. Sa mga nagpa-shout out. Pwede rin kayong magpa-shout out ulit ha. Pwede rin. At sa mga hindi ko pa na-shout out o sa mga gusto magpa-shout out, comment below again, 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 again. Ang comment section natin is malaya na makapag-comment kayo para i-shout out po kayo. Or pwede rin na magpabati kayo ng mga kamag-anak nyo or ng mga jowaers nyo ng mga birthday, anniversary. It's up to you na. At isa-shout out ko yan sa mga susunod kong vlog. Okay. So, pupunta na tayo ngayon sa ating pinaka-topic ay ang comment spam or spam comment. Paano ba natin malalaman kung ang ating mga videos is may spam comment? Malalaman natin ang mga spam comment kung ang comment nila ay hindi related sa post nyo. So, magbibigay ako ng example. Kung ang videos mo is about kay President Duterte, pero ang comment niya is like, wow, ang galing naman ni Vice Robredo. Diba, yun pa lang is makikita mo ng spam comment yun. So, bakit siya mag-comment ng ganon which is not related sa iyong video? So, masasabi na natin na spam comment yan. At pangalawa, malalaman natin na spam comment is kung sila'y nagmura sa inyong mga videos. Pwede rin bad English na pagmumura. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung mga bad English na yun. Diba? Alam nyo naman na yun. So, isa yun sa mga spam comment. So, bakit nila kayo mumurahin yung video? Diba? Bakit sila magko-comment na mumurahin kayo? Kung mayroon kayong mga nakikitang ganyang mga comment,
don't hesitate to delete it. Kailangan i-delete nyo na yan kaagad. So, hindi kasi magandang tignan yan, lalo na sa mga audience nyo, na may mga ganyang comment at hahayaan nyo lang. So, magbibigay ako ng halimbawa ng mga spam comment, kagaya ng, thank you very much, nice vlog, thanks for the post, great vlog. Yan, isa po yan sa mga spam comment. Bakit? Although natuwa naman sila sa inyong mga videos, pero mas maganda pa rin na medyo pahabain natin yung ating mga comment. Kasi sa inyong mga comment, nakakatulong po kayo sa mga creator, sa mga YouTuber. Nakakatulong po ang inyong mga comment. Lalo na medyo lalagyan natin ng mga tatlong paragraph. Yan. Yan po ay hindi na matatawag na spam comment. Yan. At ito pa, no, pangatlo. Kung ang nag-comment sa inyo na ang kanilang website or ang kanilang email address is something broken or dodgy, is not look like genuine ang kanilang mga email, alam nyo ba kung saan nyo i-check yung kanilang mga email? Sige, ituturo ko sa inyo kung saan nyo i-check kung valid pa ba ang kanilang mga email. Pupunta kayo sa Google, search nyo ang email checker. Ayan, dyan nyo makikita kung valid pa ba or not valid ang kanilang mga email address. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan ba makikita ang mga spam comment. So bibigyan ko kayo ng isang tips, no? Bibigyan ko kayo ng isang tips. Unang tips, kung gagawa kayo ng videos, huwag na huwag niyong kakalimutan na maglagay ng description sa inyong description box. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang description is a subscription. Alam niyo mga kacharot, kung marami kayong katanungan, lalo na sa mga newbie YouTuber na kagaya ko, pupunta kayo sa channel YouTube Creator or ng Creator Inside. Dahil diyan, marami kayong matututunan. Dahil sila po ang gumawa ng YouTube. Kasi ako palagi po talaga ako nanonood niyan. Kaya doon ko nga nalaman na kailangan ang videos mo is lalagay mo palagi yan ng description. Ito pala nagtanong sa akin na bagong channel din. Kagaya ko rin na baguhan lang rin sa larangan ng YouTube. Although ako ngayon 1 month pa lang. No, 1 month pa lang ako. So nagtanong po siya kung saan daw po makikita ito. Ayan. Saan nga ba makikita ang monetization? So mamaya ituturo ko yan sa aking tutorial. Nagtanong nga po pala niyan is si Najimina. Ayan. Hi Najimina, eto na. Panoorin mo tong video ko para malaman mo kung saan mo makikita monetization section. At syempre, pangalawa din na nagtanong is saan ba makikita kung wala kang restriction o meron kang restriction. Copyright claim or copyright strike. So mamaya ituturo ko yan sa aking tutorial kung saan nyo makikita ang mga iyan. Yan po ang question ni Aldin Tabilin. Ayan. Aldin Tabilin, manood ka ng aking video para malaman mo kung saan natin makikita ang copyright claim or copyright strike. Okay, at syempre naman, aba-aba-aba naman. Baka nagkakalimutan naman tayo. Syempre, ako'y naglalambing lang sa inyo. Kung kayo'y bago sa aking YouTube, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Syempre, click na rin ang bell button para manonotify kayo sa mga susunod kong mga videos. O diba, friend-friend na tayo. At huwag niyo rin kakalimutan mag-like. Siyempre, comment na rin. Huwag spam comment, ha? It's related naman sa aking videos. Ayan. O paano yan? Start na tayo sa ating tutorial. So, keep on watching! Heto na mga kacharot. Saan nga ba natin makikita ang mga spam comments or ang likely spam? Pupunta tayo sa Chrome. Ita-type natin ang www.youtube.com. Pupunta tayo dito sa tatlong period. Desktop site. I-click nyo lang ang inyong profile picture. At kung na-click nyo na ang inyong profile picture, pupunta kayo sa YouTube Studio. Pupunta kayo dito sa sign na ito. Ito po ay ang videos.
Diyan nyo makikita ang inyong mga videos. Ayan, lumabas na ang aking mga uploads na videos. So, saan nga ba natin makikita ang mga spam comments or yung mga likely comments? For example, ito. Itatap nyo lang itong comment section. Ayan. So, titingnan natin kung meron bang spam comment. Ito ang spam comment. So, ibig sabihin, 0, wala po siyang spam comment. So, titingnan naman natin sa ibang video. Itong videos na sound effect. Punta tayo sa comment section. So, ayun. Meron akong nakitang isang likely spam. So, itap nyo yan. At makikita nyo ngayon kung sino ang likely spam nyo. Ito po ang inyong likely spam. Pwede nyo pong i-delete yan at hindi kayo magre-reply sa mga likely spam nyo. So, ngayon alam nyo na kung saan nyo makikita ang comment spam or likely spam. Pupunta naman tayo ngayon kung saan makikita ang copyright claim or copyright strike. Labas tayo dyan. Dito naman tayo pupunta sa ating mga uploaded videos para malaman nyo kung meron bang restriction ang inyong mga in-upload na videos. Ibigilid nyo lang yan. Ayan. So, ito ang restriction. Kung makikita nyo ang mga in-upload ko na videos, wala pong copyright claim or copyright strike. Ayan. So, para sa'yo, Aldin Tabilin, dito mo po makikita kung may copyright ang iyong mga videos. Hello, Najimina, dito mo po makikita ang monetization. I-click mo lang ang dollar sign na ito. Ayan po ang monetization. Ito pong monetization, diyan nyo po makikita kung allow na po ba kayo mag-apply ng monetization. So, sana po meron po kayo naintindihan sa aking munting tutorial at sa mga susunod pa nating mga tutorial, sana is huwag kayong mawawala. Ako nga pala si Jess Louie B na nagsasabing, thank you very much and may God bless us all. Bye-bye!